Okay mga boss, balik tayo at yung naipangako ko sa inyo na ano na tawag dito na titesting natin yung nabili nating dalawang ano low-pass filter o subwoofer preamp. Ito na. Medyo nagkaroon lang ng problema dito sa ito kasi nauna kong itesting. Ito hindi ko pa nasusubukan. Nagkaroon lang ng problem dito kasi hindi siya gumana agad nung tinesting ko. So napagkamalan ko na naglulus yung sakit. Naglulus yung socket kaya tinanggal ko sa socket mismo, nakadirekta ng hinang siya, wala pa rin. Ang naging problema niya mga boss, nagkaroon ng damage dito sa ano sa hinang niya, natuklap yung PCB kaya ayan mapapansin nyo may jumper na. At hindi siya mahalata sa unang tingin. Siguro sa pag-package nasira o sa pagdala, eh kung hindi ka technician at nagdi-DIY ka lang, malamang sa malamang isasauli nyo to kasi hindi nga gumana at hindi nyo mapapakinabangan. Nakakaroon talaga ng ganun. Buti na lang technician tayo, na-troubleshoot ko agad kung anong problema at napagana ko pa. Nagulat ako eh kasi hindi siya gumana. So ngayon tinisting ko na siya dito. Yung gamit nating speaker ito mga boss, ito yung sa frequency niya. Frequency ito naman yung subwoofer up, subwoofer out volume o gain. Yan yung gamit nating subwoofer na speaker kasi may nag-request kailangan daw nasa box para makita kung ano. Ito po isang LG. Tinanggal ko muna yung connection ng para doon sa ano kasi ano to eh sa ano to nakakabit sa tawag dito. Sa yung mga soundbar kaparis to. So tinanggal ko muna at nilagyan nalagyan ko na pala ng screw. Inaayos ko yung mga screw kasi ano maluwag, pumaparag. Yan, hinihinang na natin dito. Ngayon yung mukha nito, ayan. So tanggalin natin. I-set up ko lang dito. Yung ano, yung ilaw, yan na natin. Tanggalin natin para makita nyo yung laro ng speaker. Pinalas ko na to dati, kaya lang ano, medyo na ano nga yung na-damage nga yung ano nito eh. So, yan yung pinaka speaker niya. Ititesting na natin to mga boss. Yung ano. Hindi ko lang alam kung maririnig nyo dito. Pero try natin. Ayan siya, nag-power na siya. Oh. Wala tayong paglalagyan na ano eh. Na malapit. So, ayan siya. Palitan natin ang kanta. Okay naman. Ito yung ano niya. Ayan, ito yung sa frequency. Pag pinihit mo papunta dito, hindi nyo na maririnig kasi parang mas malalim na yung ano, kumbaga mas mababa yung frequency ata papunta dito. Pag dito nagkakaroon ng boses, yan mas rinig nyo siguro pag ganyan. Yan nakasaga dyan, wala nga lang nakalagay kung anong frequency yung ano eh. Volume niya. Pili pa tayo ng iba pang tugtog para mapag-compare natin yung ano. Hanap tayo ng ibang music. Kasi hindi naman lahat ng music pare-pareho ma-bass. Ito, try natin to. Yan. Yan. Lumalaro yung ano. Malamang dito sa ano, malamang dito pag narinig nyo sa cellphone niya na para siyang basag yung tunog o ano, kasi yung low frequency kasi hindi talaga maitatransmit ng
microphone dito sa cellphone. Pwede na lang siguro kung naka-headset kayo. Kaya ganun ang tunog, lalo na kung cellphone lang din yung pinapanooran nyo. Pili pa tayo ng ibang tugtog para matisting natin. Yan, ito naman. O, paalala ha sa mga viewers ko, hindi ako magtitesting ng mga ragatak dito. Wala akong ragatak na music, pasensya na. At bass lang to. Kaya yung mga music lang sa YouTube yung pinagtitesting-testing ko lang. Baka hanapan niya ako ng budot, so ragatak, wala po ako. Tsaka low frequency lang yung titesting natin dyan. Yan, unti-unti kong binabago yung ano, habang pinipihit ko to ng ganon. Pabalik naman tayo. So okay na siya. Ang susunod natin na gagawin ay ito. So 12 volts pala power supply nito. Paano ba diskarte natin ito? Tatanggalin ko na lang dito yung in-out niya. Tapos hayaan ko na muna to. Mag-tap na lang ako dito, no? So saglit lang mga boss. Ay hindi, tuloy na natin. Patayin ko muna tong ano. Yan, ilagay na natin dito yung camera. So in out, kahit isa lang naman dito, okay na. Yan, ito yung pinaka output niya. Sana ba yung output dito? So ito yung output. Kahit yung input nyo kahit isa lang pwede na, kasi mono out lang naman to eh. Kahit isa lang pwede naman. Asa na ba? Yung pala kita. Kasi kung mapapansin nyo, isa lang naman babagsak kanya niyo. Tingnan nyo, tatawid ng capacitor, babagsak sila sa isang linya lang. Ayan, yung isa. Opak. Yung isa naka-ground na pala to. Yan, capacitor. Yan. Yan. So, dito natin ilipat sa kabila kasi ito yung pinaka-linyo papunta dito sa isang ano lang. Yung isa, nakatap na pala sa ground. So, wala na to. Ilipat natin. Dito tunog pag dito lang. Lagyan natin ng lip. Okay. So ayan siya, kahit dito sa isa ganun din, kung mapapansin nyo yung input niya dalawa, oh. Pagdating dito sa ano, magkasama na sila. So tap tayo dito ng ano, supply. Kuha tayo ng supply dito. Tayo kukuha ng supply para hindi na natin ano, kalasin. Sana ba supply nito? Ito. Tama ba? Tama ba yung tap natin? Ayan. 12 volts. Eh ano naman to sa ano, according dun sa ano, 12 to 24 volts naman siya. So try nga natin kung uubrable yung baba muna natin.
volume. Ito yung, ay, hindi nyo pala kita, no? Ito yung pinaka gain niya o volume. Ito naman sa frequency. Ano ba to? Tama, magkaiba lang sila ng ano. Oh, parang parehas lang. Ano ba to nangyari? Ah, ito volume. Parang ano eh. Wala. Parang volume lang din siya. Oh. Parang volume lang din siya, mga boss. Ito naman ay out ng ano. Parang volume lang din ang style nitong isa. Wala siyang subwoofer controller. So tingnan nga natin. Ito yung pinaka design niya. Tapos capacitor na 104 papunta na sa IC na to. Tapos ito namang isa, single lang siya yung ano. Tapos galing naman dito sa kabila. Wala, pag in-off ko to, off din tong isa o, kahit anong galawin mo. Off din. Volume natin to. Nawawala din o. Parang may problema. Yung sa frequency niya, pero hindi katulad nito na pag ginalaw mo talaga, mararamdaman mo na nagbabago yung frequency. Ito siya, hindi gaano yung ganito. Ito yung sa frequency, then ito naman yung sa tawag dito sa pinaka volume. Tayo. Volume to, ito volume. So natitimpla din pero hindi katulad nito. Hindi katulad nitong isa na maano mo talaga. Wala oh. Ito pinaka volume talaga kasi pag in-off mo wala ka talagang maririnig na audio. Yan, nakasara talaga siya. Ano ba to? Galing dito. Pupunta sila dito, yan papunta. Ayo, baliktad naman yung pagkaintindi ko. So tama, galing dito, yan. Tapos pupunta sila dito. Yan, off mo siya. Wala na.
Frequency niya 104.474. Tapos ano na, dalawang pagsak na dito. Okay mga boss, ano na tayo, final assessment na. Ano yung ano, pinunod ko na muna yung ano. Dito okay naman siya. Pero para sa akin hindi lang buko dahil sa dalawa yung IC niya. Pag pinihit mo talaga siya, mararamdaman mo nagbabago yung frequency, nagbabago din kasi ang laro ng bass. Nagbabago din yung bass. Hindi mo ganong maririnig pag sa video lang, pero pag nag-try kayo ng actual, mararamdaman nyo. So ganun po yung ano, ganun po yung bass. Hindi nyo ganong maririnig pero mararamdaman nyo. Ito para sa akin okay to. Itong isa okay din naman, pero ano, halos katulad lang din siya nitong DIY natin. Pero mas maganda pa nga tong DIY natin kasi nakapix siya, mas maganda yung ano niya. Ito kasi may timplahan pero hindi ko magets bakit ano, bakit ganun. Nagbabago yung frequency niya pero hindi drastically na mapapansin mo talaga na nagbabago. Ito yung adjusta niya sa frequency pero hindi ganoon kalayo yung range ng ano niya. Siguro very narrow lang talaga yung range niya ng frequency na maititimpla niya. Ito kasi napaka-wide ng range niya ng frequency. Kung example natin, mga 100 Hz hanggang sa 15 o 10 Hz, parang ganun. Kunyari ito naman ay nasa 50 to 30 Hz lang yung cover niya. So mas wide yung range ng frequency nito kaysa sa ganito. Ito nga lang mas mura at saka 12 volt single supply lang. Pero kung ako, dito na ako siguro mga boss, ito na yung gagamitin ko o kaya itong DIY na lang. So far yan lang naman yung ano ko, observation ko sa ano na to, sa dalawang nabili ko. Ito muna siguro magagamit, pero magagamit pa naman yan balang araw, hindi lang ngayon, pero may project ako dyan na gagawin. Pag-iisipan ko kung ano, siguro hindi ko nakukunan ng diagram mga boss, pero kung dadiagram, ano, personal consume na lang. Bakit ko nasabi? Kasi bibili kayo nito halagang kulang 200. Ito naman ano, 100 plus. Kung magdi-DIY kayo, mas magastos mga boss. Kung sa practicality ang usapan, hindi talaga siya papasok kung nagtitipid kayo sa budget. Bakit? Bibili kayo ng PCB, magli-layout pa kayo, o kaya sabihin na natin ganito, experimental board ang gagawin nyo para makabuo kayo ng ganito. Pero hindi pa rin yung oras na kukonsumuhin nyo sa pag-build ng ano na to, sa pag-build ng ganito, talo na kayo. Tapos bibili pa kayo ng pyesa pa isa-isa kung kukwintahin nyo. Hindi siya pasok sa budget nyo. O ang ibig ko sabihin, mas magastos yun sa madaling sabi. Pero kung magdi-DIY kayo at talagang gusto nyo na ano, yung proudly na handmade o kayo talagang bumuo, pwede kayo mag-DIY pero expect nyo na pwedeng maging failure o hindi success yung magagawa nyo o magkaroon ng problema, magkaroon ng aberya. So expect nyo na yan na minsan hindi 100% na gagana sa unang try. Ganun talaga. Pero kung bibili kayo ng ganito, hindi ko naman siya pinapromote to. Kung bibili kayo ng ganito, halagang 197 plus shipping fee ata. Mas okay na siya. Magagamit mo na agad. So yung pag-DIY naman walang problema. Yan kasi pag tayo nahihilig talaga sa sounds, minsan mas gusto natin mag-DIY. Di bali na magastos, basta DIY. So ganun. Pero kung mabilis ang trabaho at gagamitin na agad, ganyan na lang. So mga boss, muli hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat.